Guys, ito siguro yung bike na kung hindi lang pandemic, eh, mas mabab. Ito na nga. Magandang morning. So, Wednesday na. Mga isang araw na lang yung gamot natin. Pero gawin natin sa Sunday na siguro tayo mag-walking-walking. Today din yung may re-reviewin tayong bike. Usapang budget bike muna tayo. Pakita ko sa inyo. Samahan niyo ako. So, paano? Tara! Igot muna tayo ng konti para ma-experience lang natin kung paano sakyan tong bisikleta na to. Tapos pag-usapan na natin yung specs and yung experience ko sa paggamit ng bike na to. Prove! Let's go! Nakuha natin to through online sa marketplace FB. Sila misis kasi nainggit sa pagbabike. So sabi nila kahit mumurahin lang basta makaikot-ikot lang. Ito yung bike na sinasabi natin budget meal lang. Guys, ito siguro yung bike na kung hindi lang pandemic, eh mas mababa pa yung presyo nito. Sin ko yung preno, parang hindi kumakagat. Kahit dalawang preno na gamitin mo, punahan at likuran. So ito na nga. So para umpisahan na natin, pag-usapan na natin itong bike na to. So gaya na sabi ko kanina, nabili natin to through online sa marketplace, Facebook lang. Naghanap tayo ng murang bike, sabi nga nila na budget meal lang. Yung budget natin mababa lang kasi si Mrs. lang naman yung gagamit dito lang sa loob ng subdivision. Gusto lang ng konting exercise. So paulit-ulit na sinasabi natin dito sa channel natin na I encourage everyone na maglaan ng oras sa konting pag-i-ehersisyo. Napakahalagang bagay, guys. Kahit 30 minutes to 1 hour lang, okay na yun. Walking man, jogging, or cycling. Para sa atin din to. Ang hirap magkasakit. Tsaka kawawa naman yung anak natin kung maaga tayong mawawala. Tsaka yung gastos. Magmamask muna ako. Kasi maigpit dito eh. Tapos ang sakit pa din ng singaw ko. So, approve! Ito na. So yung unahin muna natin yung specs so, bago yung experience natin sa paggamit ng bike. Impression lang. First impression, China made to. Na-compare ko kasi dun sa ginagamit natin eh, na Kona eh. Kaya parang ang layo eh. Maganda sa yung panglabas na itsura lalo pagka sa pictures. And then sa pag naka-post through online, pero pag nakita mo na in person, in actual pala, sorry, in person daw. In actual, ano eh, doon mo masasabi na budget bike nga lang. Frame, yung frame niya gawa sa steel. Yung fork niya, ito makita nyo, medyo naglalaro naman siya. Tapos yung group set niya 3x7. 3x7 na micro time yung nakalagay. Micro time
Micro Time 42T. So, yun. Tapos yung preno, naka disc brake. Disc brake, front and back, both disc brake na. Pero gaya nung sabi natin kanina, medyo minsan parang hindi kumakagat eh. Tapos may bell na rin. May busina na din. Tapos yung wheels niya 26 yung size. Maliit lang. Yung gulong na ginamit, medyo kitang-kita mo na medyo parang madulas. Ano pa ba? Yung handlebar, ganun din, steel. Tapos yung upuan niya, halos nagbabakbak nga agad eh. Ayan, so comfy naman. Tapos meron na rin siyang front and back na tapalodo. So pag nagra-ride ka, kumakalug-kalug siya. Grabe, parang pangit ang review natin, ano? Yung sa seat post naman, ganun din, steel din to, sigurado. Although, kahit na steel siya, magaan naman pagka buhat mo. Tapos, yung problema ko sa seat post, pagka medyo mabigat ka, medyo bumabaksak. So, declamp na sana siya. Kaso yun lang, hindi niya kaya. So, kailangan siguro higpitan lang. Pero nakakatakot baka malustred. Actually, lahat nung gamit niya parang madaling malustred. Ride experience, guys. So, sa ride experience, so far, okay naman. Kaso, kung i-compare mo nga dun sa nagamit mo, kasi yun lang yung nagamit ko nung madalas eh. Yung isa eh, yung Kona eh, na full suspension. Kaya medyo malayo. Pero so far ito okay naman. Kung dito-dito ka lang, tsaka babae naman yung gagamit, ikot-ikot ka lang subdivision, konting lalabas, pasyal, okay na siya. Kaso nga lang, yun nga lang napansin ko, hindi comfortable. One more thing sa ride experience natin, yung pag-shift. Pag-shift ng gear, medyo hindi kumakagat. Tsaka parang tantsahan yung both front and back, may times pa na ano na parang nasobrahan ako ng pindot kasi parang wala siya yung katulad dun sa isa na pagka ganun nagki-click lang, meron siyang parang half, meron siyang full na click na automatic na yon na parang doon na siya bababa o tataas ng gear. Ito tarang tantsahan eh. May times na natanggal yung kadena. Delikado pag nasa labas ka. Meron din tong ano guys, meron din stand. Yung side stand niya na minsan pahirapan eh. Hindi mo alam kung paano eh. So, yun lang. Yun lang yung quick review natin dito sa bike na to. First time naman natin ginawa to. Tsaka disclaimer, hindi naman tayo bihasa. Tsaka talagang bike-bike lang naman ang alam natin. Pagdating sa mga specs, hindi naman natin kabisado. Kaya mas tinitignan ko ngayon yung ride experience. So, yun yung mga naging ride experience natin sa bike na to. Hindi ko alam kung anong basa dito. Lox Jack. Let's go! Teka muna. Nga pala, kung tatanong nyo ako kung marerecommend ba tong bike na to. Ako, suggestion lang naman. Okay naman eh. Kung mag-bike to work ka, pwede no to. Ang akin lang, tawag nun, kung kaya pang punting makaipon, konti na lang siguro. Makakabili ka na nung may mga branded na. So, yun na lang, konting tiyaga na lang siguro, dadagdag ka na lang branded na yun eh.
Siguro meron na mga branded na 8 to 9. Pero kung malaki pa yun, di tsaga na muna tayo dito. Kung ang purpose lang naman natin is talaga makapunta ng trabaho. Bro, bye-bye! Maraming salamat sa pagsama.